Aswang. Isang palayan ang dinaraanan ni na Darius at Kiko sa barangay Candaon. Maaga pa ang gabi kung tutuusin, subalit napakadilim na ng buong paligid. Tanging flashlight lamang na dala ni Kiko. Galing sila sa isang piyestahan sa kabilang baryo. Tahimik ang paligid at huni lamang ng mga kulisap ang namamayaning ingay sa katahimikan ng gabi. Alam mo ba na may aswang daw na gumagala rito? Sabi ni Kiko. Napangiti si Darius. Hindi totoo ang aswang. Anong hindi? Anong iisipin mo sa nangyari kay Paring Uka? Hindi siya basta pinatay. Dinukot at winakwak ang puso niya. Tanggi ni Kiko. Kaaway niya ang gumawa niyon. Malaki ang galit sa kanya. Paliwanag ni Darius. Hindi ako maniniwalang tao ang gumawa niyon. Aswang yun. Walang matinong taong gagawa ng ganoong kagimbal-gimbal na pagpatay. Kilala mo ba ang iyong tagkabilang baryo na si Alaysa? Iyong dayo na napakagandang babae? Siya ang pinagbibintangang aswang, pare. Sabi pa ni Kiko. Bakit naman? Sa bahay niya madalas huling nakikita ang mga biktima. Si Nato, si Ili at si Sammy, ang pinakahuli nga ay si Uka. Nagpagabi kasi sila eh. Hindi rin, paring Darius. Bakit naman tayo nagpagabi rin tayo ng uwi? Pero hindi tayo nabibiktima ng aswang. Ibig sabihin, ang sinumang lumapit sa Alaysa na iyon ay tiyak na malapit sa panganib at saka walang nakakakilala ng tunay na pagkataon niya. Dayo nga siya rito, diba? Hindi tinugon ni Darius ang mga sinasabi ni Kiko. Iihi lang ako, paalam ni Darius. Nagkubli sa malaking puno. Iniwan ni Darius si Kiko. Pare, bilisan mo naman. Sabi pa ni Kiko na nangangatog ang tuhod sa takot dahil sa dilim ng gabi. Palinga-linga, hindi mapakali. Tapos na ako, pare. Narinig ni Kiko ang tinig ni Darius. Pagharap ni Kiko, nakita niya ang kakaibang talim sa mga mata ni Darius. Napalitan ng tawa ang matalim na mga mata ni Darius. Pare, hindi ko akalain na ganyan kakaduwag, pare. Tinakot lang ni Darius si Kiko. Hindi naman nagkandatuto sa pagtawa si Darius. Ano ba naman, Darius? Nang umiinom kape? Ka ba? Matakot ka naman, pare. Hindi lang talaga ako nagpapatiwala sa sinasabi mo, pare. Bahala ka na nga kung ayaw mong maniwala. Sana masalubong mo ang aswang para to see is to believe, pare. Huminto sa paglalakad ang dalawa nang marating ang hangganan kung saan sila maghihiwalay ng landas. Cross na daan na iyon. Ang isang daan ay patungo sa baryo kung saan nakatira si Kiko. Ang isang daan ay patungo kung saang baryo sinasabing naninirahan si Alaysa. Nagpaalam na ang magkaibigan. Pare, mag-iingat ka. Direction sa baryo ng aswang ang dadaanan mo. Bilin pa ni Kiko kay Darius. Ngiti lang ang itinugon ni Darius. Naglakad na si Kiko patungo sa tatahaking daan. Aswang kalukuhan. Ang aswang-aswang na iyan. Bulong-bulong na wika ni Darius habang tinatanaw ang papalayong si Kiko. Diretso lang sa paglalakad si Darius. Kampante, pasipul-sipul pa. May dalawang pares ng paa siyang nakita sa lupa. Umangat ang mukha ni Darius. Natigilan hanggang sa unti-unting bumakas ang pagkasindak. Matinding pagkakasindak. Hindi. Hindi makapaniwala si Darius na kaharap ang babaeng pinagbibintangang aswang ng mga kababaryo. Aknong tatakbo si Darius para tumakas, subalit nabungko ito ng isang katawang malapad. Mas lalong nasindak si Darius. Hindi na ito nakahuma dahil tumarak na sa dibdib nito ang isang matalas na itak. Bumagsak si Darius sa lupa, parang manok na nangisay. Pumulan dit ang dugo sa bibig. Nilapitan siya ng babae, buhay pa ito. Alam ng babae na buhay pa ito. Nagpipilit pa itong magsalita. Nagmamakaawa ang mukha, humingi ng tulong. Iniumang ng babae ang kamay.
Ipinasok sa wakwak na dibdib ni Darius, dinukot ang puso ng lalaki. Lalong nangingilabot ang mukha ni Darius. Nakita nito ang pumipintig pang puso na nasa kamay ng babae. Nagawa pang ibuka ni Darius ang bibig pero wala na halos tinig na lumalabas. Pare! Hanggang sa tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Dilat ang mga mata, sindak at hindi makapaniwala sa kagimbal-gimbal na kamatayang dumating. Itinaas ng babae ang kamay, lumantad ang mukha ng babae sa sinag ng bilog na buwan. Isang pagkaganda-gandang babae, nakakahumaling ang kagandahan na itinulot ng pagkain ng sariwang puso. Dala nito ang puso na naglalakad palayo. Naiwan ang bangkay ni Darius. May sumunod sa mga yapak ng babae, may hawak na itak, tumutulo pa ang dugo nang nagmumula sa itak ni Kiko.